What's up mga master, Jason X Gaming here, welcome to my channel. So today's video, we will going to unbox this amazing Zero Date X300GY Wired Gaming Mouse. Let's go. Okay, so let's go. Let's unbox this newly delivered package from Shopee, of course. Ano kaya to? G-joke lang. Alam ko na to. Ito ay ang aking bagong... Yeah! The Zero Date X30GY Wired Gaming Mouse with adjustable DPI. So maybe we'll ask, what is DPI? It stands for dots per inch. So wag niyo na akong tanayin kung ano ibig sabihin na. Search na lang sa Google, ha? 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 Okay. Ito na. So ano nga pala? Kulay gray nga pala yung nabili ko. So ito na siya. Ganda ng box. Ayos. Nakaka-excite siyang i-open. So, let's open it. Yep. Oh. Talagang secured na secured ah. Ayos ah. Okay. Cover. So, ito na. Yung actual mouse. Napakalupit. Ayos. Close up natin ah. So, yan. Wow. Napakalupit talaga na ito. Kakaiba. So, yun. So, anong meron dito? Tingnan natin. Yun. So, tabi muna natin si Lodi. At tabi natin itong box. Ano bang meron dito? Oh, okay. So, I believe this is the user manual. Okay, mouse macro programming. Okay. So, dyan, makikita nyo lahat ng instructions. So, sabi dito, meron daw siyang... Ayun, ang daming functions, oh. Roll up, right key, left key, mid key, well, mid key. Alright, DPI plus, roll down, forward, DPI, backward, and then counter code. So, what I really like about this mouse is, meron siyang, yun nga, yung counter something weight, ito yun siya. Actually, I've done a little review before I, you know, start making a video. So, ito yung sinutukoy ko. Yan. Yung baba itong apat to, yun, apat na bakal metal na pampabigat niya. Kasi nga, di ba, pag gamer ka, parang pangit sa mouse yung magaan. Well, for me ha, pero I don't know sa iba. So, ito yung pampabigat. Kasi pag mabigat yung mouse, parang feel na feel mo yung ano mo. At saka ang dali niya i-control. Lalo na kapag ang nilalaro is mga first person shooter, shooting games, you know. Ako, may ligaw ko sa COD. So, yeah. Tignan natin. Yung, ang ganda, oh. Astig. Whew. Napakalupit ng itsura. Parang out of this world. So, yun. Ito yung sa likod. Ganda. Siguro marami magtatanong kung anong klaseng material ang meron ito. So, plastic siya ito. Plastic. Ito sa likod, mukha kasi siyang metal eh. Ito, so, plastic siya pero ang solid. Hindi siya basta plastic na yung, alam mo na. So, ito siya, plastic pero solid. Solid na solid. Yan. Napaka-astig tingnan. Alam mo yung unang impression ko pa lang sa kanya, talagang, oh my goodness, that's what I want.
Ang dami ko na kasi nakita mga ibang mouse na mga gaming mouse din, pero di ako masyadong na-satisfy sa design. Kasi syempre, alam mo naman tayo mga gamers, hinahanap natin yung design. At saka, syempre, if mayroon pa tayong tema sa ating mga rig, kung halimbawa, you know, gray or gray color, yellow, black, or yellow, you know, orange, black, yung mga ganun. So, ito siya, gray ang napili ko. Kasi mukha talaga siyang attractive for me, of course. So, yun. Ito yung, dito yung logo niya. Zero date. So, alam ko excited na kayong makita kung ano itsura nito pag sinaksak ko na. So, check muna natin dito. First main feature niya is actually there's, you know, there's this is already RGB. So, meaning there's red, green, blue color rotating. Yun ang ibig sabihin ng RGB. So, pag sinaksak mo ito, iilaw ito. So, yun. Powerful gaming experience yun. Kasi syempre, tayo mga gamer, mahilig tayo sa mga maliwanag na mga gamit, diba? Sa panahon ngayon. And then, there are 12 adjustable DPI levels. So, well, check nyo na lang sa Google kung ano ba talagang silbi ng DPI levels. Kasi, to be honest, I'm not using that kind of feature sa mouse. Kasi nga, diba, sanay tayo sa yung normal mouse lang. Pero, maybe in the future, I will, you know, I will go ahead and search for it. And maybe I can use that feature. So anyway, so for the times that you can click this is actually 20 million. So there's already some test ensures long durability. So you can use it for a long time, of course. Magandang mouse eh. Huh? Napakalupit. Yung design niya talaga, parang may open pa siya dito eh. Napakaganda. Sa weight naman, well, hindi siya kasing, hindi siya sobrang bigat. Hindi rin siya magaan. Yan. Kung kumpara mo siya sa phone or sa smartphone, syempre magaan, mas magaan to. Pero, ay, astig siya. Napakas. Ayun. Pag, once na nilapag mo na siya dyan, mararamdaman mo na yung bigat na parang hindi mo siya basta-basta ma-lift ng ganun. Pero napakaganda ng control niya. Siyempre, yun ang silbi ng pampabigat eh. Para mas mag-improve yung controls. Okay, so yun nga, USB port. And then, well, yun, meron pa. Ito. May laman siyang CD. So, ito yung programmable, ano niya. Ito yung CD na para doon sa program ng mouse na to. So, I'll show you later kung paano gawin. So, yun. Ito, ang ganda. Slide. Ito naman, ano to? I'm not sure kung anong klaseng material to, pero parang magaspang siya. So, hindi siya yung tulad ng mga normal mouse na plastic na something. Pero plastic siya, pero kakaiba. Not sure kung anong tawag dito. Saka, yung likod, ano ba to? Well, adjustable something. So, hindi ko pa masyado hindi ko masyado alam kung para saan to. So, braided, ano na rin siya? Cable. So, meaning matibay to. Saka, ang ganda ng pagka-design dito eh. Astig to kasi talagang protected tong mouse mo. So, matagal talaga ang buhay nito, sigurado. So, yun. Ganda. Tinan mo ang design. May mga indicator pa dito na, ano ba to? Well, not sure. But, well, pampadagdag na rin sa design. So, talagay dito, ano ba to? 7D gaming mouse? Not sure. So, yun. Astig. So later, papakita ko sa inyo kung anong itsura nito kapag sinaksak na natin. At saka, I will also turn off the light for you to see the beauty of this, you know, gaming mouse. So, ergonomic design siya. Okay, so, try din natin i-click or i-test yung mga clickable, ano niya.
tulad nito, left mouse. Tinig nyo guys, sarap sa tenga, di ba? Ako, mahilig talaga ako sa, you know, clicky mouse. Kasi may mga bagong mouse ngayon na talagang silent yung ano niya, yung pag-click. So, parang hindi mo talaga, kung gamer ka, you know what I mean, right? So, yun. So, ito, right mouse. Sarap. Ganda. So, ito yung sa gitna, sa scroll. Kung sisilipin mo sa loob, yung ito sa may ito, yung sa may gilid, ba, ano, metal din ang nakakonek. So, masasabi mo talagang matibay yung mouse. At saka may quality talaga siya. Try ko ngayon off yung light. Masyadong maliwanag eh. Okay. Turn on the light. So, yun. So, ito pa. Ito yung sa may... Tingnan natin sa DPI. Yung tinutukoy niya. Yun. Ganda. Clicky. Gusto na gusto ko to. Saan pa nga yung iba? Mahanap nga ulit. Ayun. Meron pa dito. Para saan kaya ito? Wait lang. So, ito pa. So, ito pala yung ano niya. Ito yung forward button at saka backward button. So, ito yung tail adjustment screw. So, I'm not really sure kung ano yung ina-adjust. Pero, yun ang sabi. Tail adjustment screw. So, siguro yung luwag or I don't know. So, I mean, bakit kailangan mong luwagan ang mouse? mas masikip, mas maganda, di ba? So, siguro kapag inopen mo siya, yun siguro ang function na ito. I'm not sure, ha? Not sure. Nice. Tapos, ang isa pang maganda dito is, ano siya, yung shiny, ano bang tawag nun? Parang glossy type ng, ano, ng plastic. So, ang ibig sabihin nun, hindi, di ba, syempre may mga fingerprint tayo. So, pag kinanon mo siya, pag tinanon mo, hindi basta-basta nakikita yung fingerprint mo dun sa mouse. So, well, siguro, hindi mo siya talaga makikita dito kasi medyo low quality yung video natin. Pero, I'm telling you guys, wala akong nakikita masyadong fingerprint sa kamay ko. I mean, sa mouse. So, yung for example, ito, halimbawa hindi ka nakapaghugas ng kamay. Tapos hinawakan mo mouse mo, makikita mo yung parang, let's say, dirt, you know, dirt yun. So, pag ginanong-ganong mo, makikita mo parang fingerprint. Pero dito, hindi ko siya nakikita. So, ang linis, promise. So, that's a plus. So, ano pa ba? So, yun nga, going back to our, ano, sa design ng mouse or sa functionalities ng mouse. Left button, right button, forward button, back button, ano ba to? Tail adjustment screw, and then mid button, and then scroll. Ang scroll niya hindi siya click, hindi siya matunog, pero sakto na, as long as nagfa-function siya ng maayos, pwede na yun. Satisfied na ako dun. Kasi may ibang mouse na parang every ikot mo, tik-tik-tik-tik, yun, tumutunog-tunog siya. So, DPI, yun nga, as I said earlier, I will check kung ano ba talagang silbi na ito. Since first time kong gumamit ng ganitong mouse, medyo ignorante pa tayo, no? Okay, so, yun, last is counterweight. Yun na lang. Yun lang lahat. So, left, right, mid, forward, back button, tail adjustment, and then counterweight, DPI, plus and minus, and mid button. Yun lang. So, yun nga guys, for the price, I ordered it for like 600 plus pesos.
So, nakalimutan ko kung ano yung exact amount. Pero, originally, ano siya, $499. Kasi nga, discounted. So, yung iba is, ano na, shipping fee. Wala akong voucher, so, sad. Kaya nabayaran ko yung shipping fee. So, yun. Ito ang, again, zero date gaming mouse. So, astig. Napakalupit. Dahil naastigan talaga ako. Sana tumagal. Yun lang. Ano siya, hindi siya as in yung flagship mouse na nakikita mo sa mga website. Tulad ng, well, ayoko na magbanggit ng ano, baka ma-endorse, ma-ano pa. Baka ma-endorse ko pa. So, ito siya. Ayun, ano siya, parang nasa mid-class siya na gaming mouse. Affordable. So, pangmasa. So, kung talagang gusto-gusto mo ng mga astig na equipment, pwede kang magsimula sa ganitong mga mouse. So, not bad for the price, for the quality. Well, I'll give 10 out of 10 for that. So, yun. So, I guess that's it for the review. So, check natin kung gaano kaastig itong mouse na to. Alright, let's go. Papakita ko sa inyo. Okay, so we are back now, guys. Sorry. Aquarium ko pala to. Dito tayo. Sa... Okay. Ito na nga. Take 2. Okay, so we're back now. So ito yung aking keyboard at ito yung mouse. So, ito na siya. Nasaksak ko na, no? So, ang ganda. Ito yung... Isa lang to siya sa mga option na makikita mo doon sa program niya. So, as you can see, yung light... Teka, yun. Pabago-bago siya ng kulay. Pero, dahan-dahan. Yun. So, pwede mo siyang ma-adjust gamit nung CD na ginamit mo. Kaso, syempre, sa panahon ngayon, hindi naman lahat ng mga PC or laptop natin meron pa rin CD-ROM. Or CD-ROM. So, well, I'm not sure if they have a software that you can search online. Pero I'll try to look for it. For sure. So, ito. Patayin natin itong ano natin. Keyboard. Para makita nyo talaga. Focus siya. At saka patayin ko na rin itong ilaw dito sa aking aquarium. Okay. Yo. So, ito siya. Ito yung lights niya. Well, I'm sure not all of you watching this video will be satisfied to the lights because ito lang yung ilaw na pwede niyang mailabas dito sa mouse na to, no? So, pero, alam mo, for me, napaka-okay na to. Medyo OA na rin kasi yung sobrang daming ilaw. Alam mo yan? Masyado ka ng, ano doon, masyado ka ng ma-rainbow. Okay na siya. Napakastig pa din. Akala mo parang yung, alam mo, napapanood natin sa movie yung mga parang energy something. Parang ganun yung concept nun. And that's ito yung logo. Of course, the zero day. Yung, teka, labo. Ayun, ang gando. Sorry, medyo magalaw yung kamay ko eh. Pero okay na rin, no? Diba? Astig. Astig yung kulay, oh. Papalit-palit pa. Kanina, nung unang saksak ko na to, hindi ganito yung pattern ng lights niya. Patay-sindi siya. Pero, I tried to, kalikutin yung program niya. Pinalitan ko siya ng ganito. Para makita niyo, na ganito yung, ano niya, yung function niya. Yun, oh. Diba? Ganda. So, yun. Yun. So, yan yung mouse. At saka pala, guys, sa unang pagsaksak mo, sa unang paggamit mo ng mouse, maninibago ka talaga kasi yung sensitivity niya, masyadong mabagal. Eh, mahilig ako, medyo, yung preferred ko na sensitivity para sa mouse, yung medyo mabilis, para mabilis ko rin mapuntahan yung, ma-hover yung mouse ko sa PC. So, ganda, oh. So, kung pailawin ko, kaya ito, wait lang, ha. Yun,
Oh, kita yung mga dumi. Patayin natin ulit. Wala kayo nakita. Okay. So, yun. Okay, mouse. Ito. Ayan. Stick. May ilaw-ilaw pa. Ayan. So, ito. Pakipakita ko sa inyo. Hindi ko to binili dito. Ito lang yung parang example ko na website kung saan pwede nyo makita mga specs kung gusto nyo basahin ulit. So, yun. Sa gearbest.com. So, sinearch ko yung model ng mouse ko, yung brand. Then, hinanap ko. Yan. Ito siya. O, diba? Pogi. Poging pogi. Kala mo parang ano eh, Iron Man, you know, or Transformer na tema. So, ito yung forward. Okay, ito yung mga funk, mga clicky buttons niya. Oh, yung ito yung logo. So, it's for ano, a different angle naman. Yan. Yung. Okay. So, ito na. Papakita ko sa inyo kung ano yung program niya. Na saksak ko na yung ano eh, yung CD. So, ito yon. So, we have here mouse option for guns. Yun, sabi yung, as what I mentioned earlier, pwede kang mag-set dito ng mga, I think, you know, guns na pwede mong ibunutin or ilabas pagdating sa mga PUBG or COD. Add a gun, ito, add a gun. Pero huwag na natin masyado i-discuss to kasi gusto ko matapos agad yung, gusto ko makita nyo lahat eh, na mabilis. So yun, left key, right key, middle key. So yun nga, oh, medyo mabagal. Medyo pag hinover ko siya ng, as in hanggang dulo na ng mousepad ko, hanggang dyan lang siya. Ayun. Hindi na siya umabot doon hanggang dulo ng aking screen. So by the way, I'm using ano, Asus laptop i7. Kalibutan ko yung model, basta matagal na to. So yun. Back ito. Forward. So, punta tayo sa LED light, syempre. Yun. Dito ko nilaro kanina yung ilaw. So, base color. Kayo nang bahalang tumimpla kung anong gusto nyong kulay. Basta ito yung options niya. Light mode, spectrum, circle. So, multicolor, breathing, always lighting. So, I think ito na yung parang ilaw lang. Ganun. Parang wala nang masyadong arte. Speed light, pwede mong pabagalin. Medyo mabilis at saka mabilis. Brightness, of course, dun tayo sa level 5, no? Mas maliwanag, mas masaya. So, user-defined color yun. Pwede mo i-customize yung ilaw, kung ano ba talagang preferred light mo. Timplahin mo lang yung tatlong kulay is yun ang RGB. Red, green, blue. So, then, punta tayo sa macro. Ano ba to? Not sure kung ano to, pero sana siya sa mga, ano niya. Sana siya dito sa mga options. Advanced setup. DPI setup. Ayun na, DPI setup. Report rate will cursor setup. Tingnan natin to. Okay, cursor setup save. Ayun, bumilis. Ah, ito yung sensitivity. Okay, kung max ko kaya. Ayun, mas lalong bumilis. Mahinaan natin. Ayun, ang isa. Bakit kasi? Cursor set. Pwede namang sensitivity. Ako, naku. Tingnan nyo. Ay, naku, ang bagal. So, yun nga, ito na yun guys. Ito yung sensitivity niya. So, okay, and for me, I prefer let's try this. Kulang. Medyo mabilis na. There. Much better. So guys, medyo, syempre, video to, so medyo delay yung mouse. Pero dito sa end ko, mabilis. Okay siya. Smooth. Double click. Ah, well, alam nyo na yan. Kung paano kabilis yung double click. Yan. So, yun lang. Yun yung laman ng CD. Or laman ng program niya. So, dito makikita mo kung saan yung mga functions niya. Yun.
At saka, ano to? Ano tong 9? Ah, well, backward pa lang. Sorry. So, yun. Yun lang. I think that's all for this mouse. So, to wrap this up, so masasabi ko dito sa mouse na to, napaka super sulit niya. Especially for beginners. And for those people who really love, you know, playing games in PC, on PC, well, of course, yun na. So yun, magandang mouse, ayos siya. So, let me know guys kung anong comment nyo dito sa mouse na to. Taka, balik natin ilaw. Sorry. Ilaw sa aquarium. Ayun. Cute na mga molly ko, no? Konti pa lang eh. So, yun nga. So, let me know guys kung anong thoughts and, you know, comments nyo about this mouse. Kung ano bang ano mga cons and pros na ano nyo, nakita nyo dito, pakishare naman, baka naman. At least para makita natin kung anong na-miss ko, kung ano yung hindi ko na-mention. So, ayun. Astig niya. Tamata yung ilaw ko. Huh? Never mind. So, yun. Again, this is the Zero Date Gaming Mouse X300GY with adjustable DPI. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Hit the like, comment down below, and subscribe na rin. And of course, you know, hit the bell button para maabangan nyo yung mga next videos ko. Para sa mga reviews ng iba't ibang klaseng mga devices ngayon. So, thank you and see you guys again. Bye!